And hi guys, good afternoon and welcome back to my channel. So, since marami talaga nagtatanong sa akin ito, marami nagre-request nito. Good luck, kumusta naman yung hair ko. Diba? So, marami kasi nagre-request and nagtatanong nito talaga sa akin. Nowadays, lalo na talaga itong mga past few weeks, past few days talaga, marami nagtatanong. So, ano daw ba yung skincare routine ko or skincare products na ginagamit ko? Kasi as you can see, ang laki ng difference na nangyari sa face. Although meron pa ako mga bakas ng kahapon, iba bakas ng kahapon talaga na makikita nyo. Kasi late dito, kasi yung nails ko kasi ngayon parang medyo tumalim siya. So parang pang konting scratch lang dahil naging sensitive na yung balat ko. So konting scratch siya kaya nagkakaroon siya ng mga ganyan. Pero since ginagamit ko pa rin naman yung daily skincare routine ko, okay naman siya. Nalalighten naman siya at naaalis din naman siya. So, para malaman nyo na, so after ng paghilamos ng mukha, with water, yung soap na ginagamit ko is actually one of them is ito nga, yung Lux Organics na Niacinamide Brightening Cloud Soap. This is the Niacinamide Vitamin C Galactomyces na variant nila. So alcohol-free, paraben-free siya, made in Korea. So this is the pink one. And guys, mabango talaga siya as in. Tapos it comes with this parang pang exfoliate mo na rin siya, parang scrub. So nakaganyan siya. May parang scrub na siya sa loob, yan. So yan, importante yan. Maganda talaga yung nagagawa niya sa skin. At saka na, mabango siya guys, mabango siya. Parang floral yung amoy niya. So there are two other variants, yung orange and yung may charcoal, yung color green. So pero sa akin kasi mas okay sa akin to yung Niacinamide Brightening kasi talaga nakabrighten. Pero maganda din yung orange, nire-recommend ko din yung orange nila or yellow orange something na kasi yun yung isang product ng Lux Organics. So yan, so after ko soap ko siya, medyo leave ng konting ilang seconds sa face and then wash it off. Okay. After mo siya ma-wash off siya, another soap that I'm actually using is yung Kojisan soap. So ayan siya. Hindi talaga pwede mawala ng Kojisan kasi kahit sa body ginagamit ko din siya aside from the face. So yan, si Kojisan skin lightening soap, classic for a lighter and even skin tone, zero pigment light, ito yun. So nandito naman yung ingredients and instructions niya sa below the box, nandyan siya lahat. And pati expiration niya nandito din, nakalagay din. And yung ganito kasing itsura niya, so nakaganito na yung sa loob niya, Kojisan skin lightening soap. So kasi ito kasing Kojisan, madali talaga siyang matuno. So hinihiwa-hiwa ko siya para naka-box lang na maliliit. Para at least hindi siya madaling matutunaw talaga lahat. So medyo makakatipid-tipid kasi ganito eh. Pag kinakat-cut mo siya ng maliliit lang. Kasi total face lang naman talaga siya. Pero yung kung sa face mo lang siya gagamitin ha. Ako kasi since yun lang, kadalasan sa face, pero parang yung half of it, parang ginagamit ko rin. Pero parang hindi rin madali matunaw kahit gamitin mo siya sa katawan. Okay pa din kahit hindi mo na, at nananakat mo siya. So aside from that, dahil naubusan ako yung Brilliant na soap, kasi meron akong rejuvenating set ng ni Brilliant. So it comes with the soap and rejuvenating cream at saka sunblock. Tsaka itong toner. So, isang set siya. So, ginagamit ko din yung soap na yun. Kasi talaga nakakapag-lighten talaga siya ng face. And hindi lang ako, pati si Charlize talaga gumagamit ito yung anak ko. And talaga nakakapag-lighten talaga siya sa face namin. Talagang natanggal talaga yung impurities. Tapos nagpalit talaga siya ng balat. Tapos naging makinis talaga. Tsaka nag-lighten talaga ng sobra yung face. So, yun. Isang secret talaga yun na talagang maganda talaga na in-apply namin sa face namin at saka lalo ako. Yun talaga isa rin yun sa nakapagpa, kumbaga sa nakapagpa
clear up saka nakapagpambuhay talaga ng face. So after naman noon dili ano na nakapag soap ka na, na soap mo na siya, okay na. So yan ginagawa ko siya ha, morning. So pagkagising, ganun na agad. So soap mo siya ng lahat ng soap na yan. And then before you sleep talaga, kailangan lahat ng soap na yan may apply mo din sa face mo bago ka matulog. So in between is yun, pag alimbawa lumabas ako ng mga lunch time or mga hapon, pagbalik ko automatic kailangan talaga maghilamos ako ulit para matanggal lahat ng dirt, kasi syempre na-expose ka sa labas, mausok, mainit, lahat na madali kasi nakakapitan ng alikabok yung skin natin. So napaka-importante na i-cleanse talaga natin siya agad. Okay? So, ang pangit kasi nang naiiwan talaga yung mga dumi sa face natin. Kasi minsan hindi talaga natin namamalayan yun. Dahil nga, sa pollution natin ngayon, talagang, ano lang, mabilis lang talaga siya kumapit sa skin. So, napaka-importante na wash it off after para hindi siya naiiwan sa skin. Kasi nagko-cause talaga yun ng irritation ng skin natin. Tsaka yung mga breakouts. Kasi nga, dirt yun eh. Yung dumi, ng, dumi sa katawan or dumi sa mukha mo na naiipon siya ng medyo matagal. So, yun yung nagde-develop na siya agad. So, napaka-importante to wash it off. And then, after muna na mag-wash nun, ang ginagamit ko naman, kasi dalawang klase yung ginagamit ko na toner, sorry. So, inabot ko lang. So, dalawang klase yung ginagamit ko na toner. So, sa morning, ginagamit ko si Brilliant. Yung isang set niya kasi to. So, ginagamit ko talaga siya umaga. So, pag nag-a-apply tayo ng toner, ha, remember guys, pag nilagay mo siya sa cotton mo o sa... ang pag-apply niya, ha, hindi siya kailangan talagang kinakaskas mo. So, dapat pag in-apply mo siyang konti sa cotton, yung pag-dump lang talaga yung pag-apply mo talaga sa ano, sa face mo. So, ito yung ginagamit ko pag morning. Ito yung morning na toner na ginagamit ko. So, yan, napaka-importante din yan. Kasi pag gising ko sa umaga, ganyan, yan, ginagamit ko din siya. Para nakikilense din yung mukha mo. So, toner is parang ano lang siya, ha, dagdag lang siyang panglinis, pang-cleanse pa or pang ano pa ng mukha after you apply the moisturizer ng mukha mo. So kailangan talaga hindi harsh yung pagkalagay mo. So ito yung ginagamit ko sa morning, si Brilliant. So ayan, yung isang set ni Brilliant nasa 350 or 380 pesos isang set na yun, ha. May soap na siya, may toner, may rejuvenating cream at saka may sunblock na siya nakasama. So, magagamit mo yun. Hindi siya in a month mo siya magagamit. Kasi ako, hindi talaga siya, ano eh, parang half of the month or bago magtapos ng buwan, bumibili na ulit ako ng panibago. Pero, worth it naman talaga kasi yung product na to. And then, apart from that, Fayers, sorry, maingay. Ang ingay ng pamilya ko. So, yan. And then, sa gabi naman, Fayers naman yung ginagamit ko. So, ayan siya, si Fayers. Sa Watson's to nabibili, guys, ha. Ayan, yan. Si Fayers. Si Fayers naman kasi, ano naman to, facial toner, natural remedies, facial toner, witch hazel, aloe vera formula, rose petal, so alcohol-free siya. Itong 89 ml na to, 125 pesos, pero sulit siya kasi as you can see, matagal ko na siyang gamit, yan pa lang yung nababawas ko. Konti pa lang yung nababawas. Kasi konting lagay lang talaga siya. Kasi ito, ito yung, ano ha, marerecommend ko sa super sensitive skin. Na, kasi yung Brilliant, kasi medyo mahapdi siya. So, ang tendency is, pag super sensitive yung skin mo, baka masunog or sobrang ma-irritate si skin mo. So, ito, kung sobrang sensitive at madali ma-irritate si skin mo, na-advise ko si Fayers yung gamitin mo. Si Fayers kasi sensitive lang. I mean, hindi siya matapang. Tapos very light lang. Ang advice ko nga dito, pag gumamit ka ng Fayers, ako minsan sa gabi ginagamit ko, hindi ko siya ginagamitan ng bulak, ng cotton. Ilalagay ko lang talaga siyang konti sa kamay ko. Tapos spread ko lang. Idadump ko lang talaga siya sa face ko. Nang dahan-dahan. Hanggang sa ma-absorb lang talaga siya ng face mo. Kasi maganda din siya. Pwede mo rin siyang i-apply. Halimbawa, kung gumamit ka ng cotton, may excess pa yon, pwede mo siya ilagay sa mga iba-ibang part ng katawan mo pa na medyo. Sa extremities mo, mabisa din siya. Nakakapagpalighten din kasi siya. At saka yun, nakaka-moisturize din siya. So maganda talaga siyang toner. So ako, ginagamit ko to sa gabi since gumagamit nga kasi ako ng Brilliant. So sa umaga yun. So either or kayo, na, as I mentioned, itong mga products na to, ha, papaalalahanin ko lang kayo, ha.
Hindi lahat ng okay sa akin is pwedeng okay sa inyo dahil iba-iba tayo ng skin type. So, kailangan i-try nyo, i-test nyo. You can test it on your skin dito sa may ilalim. Yan, dyan kayo pwede mag-test, mag-apply kayo dyan. After 30 minutes, observe nyo kung merong irritation, merong something, stop it. Hindi nyo dapat i-apply sa mukha nyo. Or kung gusto nyo talagang subukan, pwede naman, apply nyo sa face nyo. Pero pag nagkaroon ng irritation or breakout, kasi may mga ganun akong product na tinatry na nagkaka-breakout ako, ni-stop ko na talaga siya, hindi ko na inuubos si product. Pag may mga lumabas na talaga sa akin, ganun, ni-stop ko talaga siya. Kasi may mga products talaga na nangyari sa akin yun. And sa next vlog ko, sasabihin ko yung mga no-no products sa akin. So, since skincare ko, ito lang muna yung sasabihin ko. So, after nitong toners na in-apply na natin, na-apply na si toner, ang next na nilalagay ko is yung si soothing gel, si Lux Organic Soothing Gel, 95% sa aloe vera and snail for all types of skin, moisturizing, firming, brightening, so alcohol-free and paraben-free siya. So 300 ml yung ganito, mga nasa 200 plus, pero meron din silang nasa sachet na 100 plus yung price niya. Pero para sa akin ha, mas okay na bumili na kayo ng ganito na 200 plus, madami na siya. Pero actually paubos na siya eh, kaya bumili na ulit ako ng panibago. Inuhold ko talaga to kay Watson's kasi hindi ko lang talaga siya ginagamit sa face, sa buong katawan ko din siya ginagamit, and sa hair. Sa hair pwede din talaga tong soothing gel. Sa roots ng hair mo, after mo gamitin, after mo mag-shampoo, keratin and stuff, itowel dry mo. Pag na-towel dry mo na si hair, ilagay mo si soothing gel sa tips ng hair mo. Kasi actually ito, talagang sobrang deads na deads na talaga to dapat, supposedly. Pero nabuhay talaga siya sa keratin ni Lux Organics, na yung aloe vera yung ginagamit ko. And then afterwards, kapag na-towel dry or pat dry ko na talaga si hair, ina-apply ko na si soothing gel. And yun, parang nare-relax yung buhok mo, na nagbibigay siya ng volume. Tapos, yun nga, nakakapalambot talaga siya. And nakakaalis ng mga damages ng hair mo. Kasi skin, hair, sensitive, sobra yan eh. Sobrang mga sensitive part ng katawan din natin yan. So yun nga, so sa soothing gel, as I've mentioned, lahat to, talagang buong katawan ko talaga ginagamit. Kahit sa buhok, ginagamit ko siya. So itong sobrang highly recommended ko na huwag mawawala sa inyo. Add to cart nyo na to or pumunta na kayo sa nearest Watson nyo. Meron din siyang isang klase yung aloe vera. I haven't tried it honestly, pero kasi ito talaga sobrang daming review, and nung tinry ko talaga siya, tinan nyo naman, effect na effect pa talaga siya sa face ko. Nakapag-lighten talaga siya kahit sa balat. So yung alam mo yung mga dark spots dyan, yung mga dark spots ng mga balat-balat nyo. Ayan, kahit kasi ito, ayan, medyo sobrang dark talaga ng mga yan. Nagla-lighten siya kahit papano dahil dito kay soothing gel. So, after mo silagay si soothing gel, this is for the morning ha. Morning na ginagamit ko. So, first off is yung Olay. Ito, naka-promo to nung binili ko sa Mercury. So, may parang 3 na siya sachet. Mga magkano lang to eh. Mura lang siya. So, si Olay Natural White Light Whitening Cream in a sachet. Bakit? Mas recommended ko si sachet, lalo kung bago niyong itinatry si product. Para at least, as I mentioned, kung hindi nga compatible sa skin type niyo, you can easily change it. Hindi sayang yung binayad ninyo na pera sa pagbili ng isang product na hindi naman kayo hiyang. Kasi I've learned my lesson sa ganyan, na bumibili talaga ako ng malalaking product. Ang ending is, hindi siya compatible sa skin ko, nag-breakout, nag-rashes, nagpantal. So, sayang si pera. So, I highly recommend, kung bibili kayo ng bagong product at gusto nyong itry si bagong product, mas recommended na itry nyo muna in a sachet para sigurado kayo. So, si Olay Natural White, so this is in the light variant with UV protection whitening cream, reduces look of dark spots, brighten and lighten skin, light and non-greasy siya. 7.5 grams to, reduces the look of dark spots siya ha. So it has Olay Natural White Light Whitening Cream with combined effect of fairness cream plus spot mover,
moisturizer reduces appearance of dark spots. Yun yung importante kasi yung mga dark spots nga na sinasabi ko sa inyo, actually tinigil ko kasi si Olaye nung nag-rejuvenating ako. Actually, dalawa to kasing product na ginagamit ko. Apart from kay Olaye, wait lang, kukunin ko isang product, yung ibang products na ginagamit. Wait lang. Yan. So apart from kay Olaye kasi, pag ginamit ko si Olaye, in-apply ko si Olaye, pwedeng mauna ha, kung alin sa kanilang dalawa ha, pag morning to ha, tsaka si Garnier. Si Garnier naman, this is the Garnier Skin Naturals UV Light Complete White Speed Whitening Serum Cream, reduce dullness for normal to oily skin, 3 times vitamin C serum, and new yuzu lemon. So dermatologically tested na siya, and yun nga, it brightens the skin talaga. So pati sa buong face and sa neck ina-apply ko siya. So kahit sino mauna sa kanilang dalawa, so every time na mag-a-apply kayo ng isang product, halimbawa in-apply nyo si toner, si toner leave nyo muna mga ilang seconds sa face hanggang sa medyo mag-dry yung skin nyo, matuyo ng konti. After nun, ilagay nyo si soothing gel, ipadry nyo ulit ng konti bago kayo mag-apply ng panibagong product. Tapos ipadry nyo and then another product, okay? So after ko na nilagay sila sa face ko, nagsasunblock ako. Since naubos yung sunblock ko ng Brilliant, nagkumuha muna ako ng alternative kasi hindi pa dumadating yung aking order, okay, ng Brilliant. Kasi in-order ko rin lang yun online, in-order ko rin siya. So be careful ha sa mga supplier na pinagkukunan ninyo. Kailangan yung legit supplier lang yung kinukuha ninyo para sigurado kayo na hindi fake yung product na ginagamit nyo, kasi it may lead to irritation of your skin. At saka yun nga, minsan kasi may mga products lang ina-adapt dun, so dapat medyo careful tayo. So sa reliable source lang tayo, tingnan nyo muna yung mga reviews, tingnan nyo muna yung recommendations bago kayo bumili ng product. So yun nga, so apart from that, apart from the whitening cream na ina-apply ko in the morning sa face, gumagamit ako of course, dahil nawalan ako ng sunblock, kailangan may alternative lagi. Hindi talaga to pwede mawala sa inyo na sunblock. Kahit morning, kahit gabi, kailangan naka-sunblock kayo kasi protection talaga to sa skin nyo. So I'm using Derm Plus Moisturizing Sunscreen Ultimate 130 for face and body, PABA free, water resistant, dermatologist tested, so SPF 130 4 stars, UVA and UVB protection. So protection talaga siya ng skin natin sa heat, okay, napaka-importante nito. So after mo i-apply lahat si product, i-close mo siya by using the sunblock or itong sunblock nga. So kung hindi ko naman to ginagamit, ang normally na ginagamit ko talaga si Brilliant sunblock. Since kasi si rejuvenating, ito kasi, ito na yung mga pang-evening ko na ginagamit, okay? So, after mo na siya ilagyan ng toner and stuff like that, okay? Nakapaghilamos ka na, stuff, ayun na, nalagay mo na si soothing gel. Ang next step ko, nilalagyan ko siya ng rejuvenating cream. Yung rejuvenating cream ni Brilliant, nilalagay ko siya. Every gabi lang to siya ina-apply sa face ha, hindi sa morning. Pero, kung kayo, kung ano nyo, gusto nyo talagang as in, mabilis talaga yung pagbabago. Yun, yung iba kasi talagang ginagamit nila kahit morning to eh. Pero ako kasi, ang mas ideal sa akin na ginagamit ko lang talaga siya sa bago ako matulog. Sa gabi ko lang talaga siya ina-apply. And since nakapag-try na ako ng rejuvenating ng matagal, ngayon kasi ina-apply ko na lang itong si rejuvenating parang twice a week na lang. Ganun na lang yung pag-apply ko sa kanya sa face ko. Hindi na ganun na everyday. Pero nasa sa inyo, sabi ko nga sa inyo kasi depende nga tayo sa skin type natin. Kung gaano siya madaling mag-develop sa atin, yung product na maging okay sa atin, so push. Pero yun nga, if ever na nararamdaman mo na parang you still need na everyday siyang ilagay, everyday mo siya ilagay, walang problema. Ako kasi, yun nga, okay na yung face ko, kaya twice a week ko na lang siya nilalagay. So after ko ilagay si rejuvenating cream,
ito kasi dalawa to, ay white products, Korean products din siya, and sobrang affordable nito, pero ang ganda ng effect sa'yo, kasi Korean product nga siya, maganda yung effect sa skin ko, wala naman ako nakikitang problema nung in-apply ko talaga siya, wala akong irritation whatsoever, and sa Shea ko pa nga lang sabi ko sa inyo, pag trial pa lang ng product, sa Shea lang yung gamitin nyo. So I have two, I have a white whitening steeping cream mask, your nightly dose of overnight whitening nourishment, paraben free, triclosan free, talc free in 6 ml. So the eye white Korea whitening sleeping cream enriches your skin during sleep with active lightening and rejuvenating ingredients for a deep overnight skin nourishing experience. To deliver best skin brightening results, this product is infused with niacinamide, same ng sabon na ginagamit ko, na may vitamin B3, brighten skin tone while reviving skin's healthy texture. So yun yung ano talaga ng niacinamide ha. And then it has a bamboo sap extract. It provides intensive hydration to deep layers of the skin, rich in minerals and amino acids. It also has arbutin, gentle yet effective in lightening dark and an even skin tone for all skin types. So yung product kasi na yun, nakakapag-lighten talaga siya. So jojoba seed oil calms and soothes the skin from inflammation, acne and redness while it stimulates skin cell regeneration. So nakakatanggal talaga siya ng mga breakouts mo. And then it has a rosa damascena or rose flower water. So parang parehas ng Thayer's na toner yung ingredients. As you can see, parang yung mga soaps and stuff like that na ginagamit ko, almost the same, has the same ingredients in it. Napaka-importante kasi ng mga ingredients na yon para makapagpa-brighten at saka mag-moisturize ng maayos ng skin mo. So, ito ginagawa ko siya alternate. The other one is the vitamin steeping gel mask. Same, your skin's nightly dose of deep vitamin nourishment, paraben-free, triclosan-free, talc-free, bio-nanotechnology. And this iWhite Korea vitamin steeping gel mask is a multitasking product formulated with ingredients rich in nutritious vitamins to feed your skin overnight with the nourishment that it needs for a healthy, glowing, and supple skin. So it provides a smart and healthy mix of vitamins. So maraming vitamins tong si gel. Meron siyang vitamin B3, B5, B6, C, E, F, H, K3 to complement your skin's daily needs. And it has C, buckthorn berry extract, a super source of vitamin C with superior antioxidant content to protect, nourish, and give your skin a healthy glow. And it has citrus lemon fruit extract, and it has film yung nanay niya, di ba? Parang wala lang sa kanya. A super source of So a citrus lemon fruit extract. It also has acerola fruit extract and pomegranate extract. It contains calming complex, Portulaca oleracea extract, so grapefruit extract, willow bark extract to help soothe and rejuvenate your tired skin overnight. It is also formulated with niacinamide, acerola fruit extract, and glutathione to provide skin lightening benefits while deeply replenishing your skin with rich vitamins overnight. So magkaiba siya actually ng binibigay na products sa skin mo. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga products ito napaka-importante sa balat natin. As you can see, Koreans, napakaganda at napaka-fair ng skin nila, most likely because they use these products. And yun nga, so ito napaka-affordable, 25 pesos each lang yung sachet na to. Yun, ang ginagawa ko dito alternate, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So alternate lang siya until maubos siya, and then you just buy a big one kapag okay ka na, or you can still buy sachet naman, wala namang problema, lalo na nowadays na medyo syempre tight si budget natin, di ba? So napaka-importante, but ang importante is never ka mawawala ng sunblock at lagi ka talaga magsi-skincare, lagi ka maglilinis ng mukha. Napaka-importante niyan, lalo kung lagi kang nasa labas or working ka, exposed ka sa daan. So napaka-importante nun, at lalong importante si sunblock sa'yo kasi na-expose ka sa sun. So yun, so maski nga dito lang sa bahay, napaka-importante na mag-sunblock, what more kung lumalabas tayo. So
those are the skincare products that I'm actually trying currently. I will be trying some more products from Dux Organics, yung sika nila, yung color green, magandang moisturizer din yun. Parang isang, ano siya, may cream, toner, and moisturizer siya na mga products. May serum din siya. Yung serum, medyo expensive yun ha, nasa 400 ata yung sika na serum na yun. Pero, effective siya, napaka-importante kasi noon, lalo na kung ilalagay mo siya overnight sa skin mo. Kasi talagang nakaka-enhance siya ng skin mo at nakakaayos talaga siya. Okay. And yun, napaka-importante talaga. So yun nga guys, so saan sinabi ko sa inyo, yun na. Sorry for the interruption kasi yung aking Junakers, umiiyak. Ayan, that's what life is talaga pag sa bahay ka lang, yung mga bagets mo. Okay yun, so napaka-importante talaga ng skincare, so always remember that na napaka-importante mag-apply. Yun nga, so as I've mentioned, yung sika, itatry ko. And there's another product from Dux Organics na bago, yung whitening nila. Actually, matagal na siya pero never hindi ko pa siya na-try. So yun yung itatry ko ngayon na bagong product nila. And check ko sa next vlog, magkakaroon ako ng review about that product pag nabili ko na siya. Okay, so itatry ko muna siya. And apart from that, ang aabangan nyo pa is yung makeup tutorial ko. Inaayos ko pa yung mga products na gagamitin ko. Kasi meron akong bagong product na nareceive recently and gusto ko siyang bigyan ng review. Yung pros and cons niya. Okay, yung product na yon. And meron ding bagong product, yung tissue na pang cleanse ng face. Nagagamitin ko. And another rejuvenating set na mas na itatry natin. Itatry ko. And bibigyan ko kayo ng review about dun sa mga products na yun na gagamitin ko in the future. So just please watch my vlog. Don't forget to hit the like button and subscribe. Okay? And please share ng videos ko. Okay? Napaka-importante sa akin yan. So yun. So dahil natapos na, I hope na may natutunan kayo sa mga sinabi ko today about sa skincare. Okay, sa pag-apply ng mga products, dapat laging gentle lang ang pag-apply sa skin natin. Okay, hindi yung talagang sobrang hard yung pagkuskus natin. Wag. It's a no-no kasi madaling madamage yung skin cells natin ng pag ganun yung ginagawa ninyo. So, dapat sensitive lang talaga yung pag-apply kasi sensitive rin lang naman talaga yung skin natin. And ang pag-exfoliate ha, not necessarily kailangan mo siya every day. You can exfoliate twice a week or once a week, depende sa iyo, pero hindi ganoon siya ka-advisable. Ang sinabi din niya ng dermatologist na hindi siya advisable na mag-exfoliate ka every day. So yun, so ako siguro mga twice a week okay na mag-exfoliate ka ng ganoon ng body ha. Sa susunod naman, I will try to vlog din yung mga ginagamit naman sa body. Okay, yung mga soap sa body, yung mga shower gel, and mga scrub sa body na ginagamit ko. Siguro sa next vlog ko na lang rin yun sasabihin. So please await ng mga bagong vlogs na gagawin ko in the near future. I hope that I was able to help you out. Meron kayo natutunan sa akin. And so yun, guys, see you soon. This would be the end of the skincare product routine. Currently lang to ha. So I will try different skincare pa na mga products. Para magkaroon ng review kung okay ba siya o hindi. But 100% Dux Organics talagang tried and tested ko na siya. Kaya must try talaga, must have. And lalo yung soothing gel nila. Napaka-importante. And don't forget the sunblock. Okay, so yun. So see you guys soon. God bless sa inyo. And always remember, God is in control. See you soon. Bye!